It takes a lot of time bago ka masanay dun sa pisa ng clutch, cambio, bawas, dagdag. Medyo matagal bago matutunan. Hindi katulad ng mga scooter na, hey! 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 Tatawa talaga ako mga kapwa. Pero totoo yan. It's a fact na totoo nangyayari yan mga kapwa. Nakakatamad lang talagang i-drive ang mga scooter kasi, hey! 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 What's up again mga kapwa, kadugsong to ng mga video natin na nakaraan na kung saan ay nag-uulan na tayo nagbababablog. Kahit na umuulan ay tuloy-tuloy yung pagbablog natin kasi kailangan nating gumaod mga kapwa. Ayan, lumalakas pa yung ulan, no? So ayun, mabilis ang usapan. Sana mabilis. Scam na naman yata to. So mabilis ang usapan kung pipili kayo between scooter o mga manual clutch or semi-automatic na clutch. Manual transmission katulad nito, mga underbone, mga wave ba yan, yung mga dicambio o automatic. So, mabilis ang usapan mga kapwa. Sa mga pipili ng motor, sa mga gustong bumili ng motor between scooter, nalilito sila kung ano bang bibili nila, scooter o manual clutch. O manual transmission, para hindi tayo maguluhan. Manual transmission, kasi meron naman mga lumalabas na mga semi-automatic lang, wala ka ng clutch na pinipisa, at meron namang fully manual na katulad nito, pinipisa mo yung clutch, kakambyo ka. So, dalawa na lang, yung manual transmission, o kaya automatic transmission, which is scooter. So, dalawa lang mga kapwa. Nasabihin ko yung advantage at disadvantage ng dalawang yan. Simulan na natin sa scooter. Pag scooter ang gusto mo, sa scooter mga kapwa, ito ang advantage ng scooter. Masarap gamitin, hindi ka pagod, kaka-clutch, at relax na relax ang posisyon mo pagda-drive. Talagang kahit tumakbo ka ng napakalayo sa loob ng napakahabang panahon, hindi ka mangangalay kapag scooter ang dala mo. Another advantage niya mga kapwa is napakadali niyang imaneho. Sobrang dali. Wala kang timing na aalalahanin, wala kang rev matching na aaralin, wala kang iisipin na baka under rev ka or over rev ka. Ang iisipin mo lang is kapag mabagal ka na, eng! Ganon. Kapag ka mabilis ka na, balik na konti ng sinenyador. Kapag medyo mabagal ka na ulit, eng! Ganon ulit. So, ayun yung advantage ng mga scooter. Napakadaling i-drive. Kahit na pagpalagay na natin hindi ka marunong mag-drive, pag humawa ka ng scooter, matututo ka mag-drive ng motor. Para lang siya nakabike na hindi ka pumapadyak. So, another advantage pa ni scooter mga kapwa is built siya mga kapwa para sa stronger torque. Usually malalakas yung torque ng mga scooter natin. Na yung tipong arangkada pa lang, talagang eng! Talagang hagot-hagot na tayo. Ramdam natin, humihila yung scooter. Sa mga manual clutch or manual... Mamaya na natin i-compare yan. Pero mga kapwa, ang disadvantage ng mga scooter ay eto, sasabihin ko na sa inyo. Ang disadvantage ng mga scooter, mga kapwa, ay lagi kang mainiisip na panggilid. Ngayon, napakaraming nagchuchun ng panggilid, pinapalitan ng mga drive face, pinapalitan ng mga bola, pinapalitan ng mga belt. Mas matakaw sa maintenance ang mga scooter, mga kapwa. Yan lang ang pinakang disadvantage ng mga scooter, mga kapwa. Alam nyo na ngayon, ang pinaka-disadvantage talaga ng scooter, mga kapwa, ay napakatakaw niya sa maintenance. Papalinis ka ng panggilid, papalit ka ng mga bola-bola, palit ka ng center spring, ayan, lining, nauupod. Napakarami mga kapwa. Ang daming kumakalat ngayon ng mga problema sa social media. Meron pa nga mga nagbabati ko sa social media na mas maganda yung gumawa yung ganito, mas maganda yung kay ganyan ganito,
mas maganda yung innovation, no? Mas maganda yung pakulo ni ganyan-ganto sa mga panggilid kasi napakaraming pwedeng palitan sa panggilid ng scooter natin. Napakatakaw sa maintenance, yan ang pinaka-disadvantage niyan, mga kapwa. So yun, balik tayo sa usapan natin, mga kapwa. Pero may bibigyan lang ako ng sticker dito na kapwa natin. Sabi ko nga sa inyo sa mga unang video natin, di ba? Nabalikan natin dito yung kapwa natin. Nasaan yung naghahanap sa akin dito? Sarap tumulong sa kapwa. Brother, nagpapala ko kumuha ng moto, bigyan mo nga ako ng tip. Ayun, tama-tama, may ginagawa akong video. Ayoko ng mga scooter kasi sedan ko, mas gusto ko mga D-Class. Ah, mas gusto niya D-Class. Ano ba kaya sasuggest mo sa akin? Ang riders na lang, o riders, o ang masarap, sniper. Kumpara sa inyo, sniper. Real talk. Sniper. Eh, riders ang gamit mo eh. Kasi ang Raider, masarap din ang Raider, malakas sa makina. Pero sa comfort, di ba? Gusto nyo, komportable. Komportable, sniper. Kasi Raider, nakatuwad eh. Kaya nga ako umuwi na ng Pilipinas eh, para may yung natitira ko na kasi sabi ko, ako'y magmumotor na lang muna. Sarap magmotor. Nakapag-looping yung loop ka na? Hindi pa. Tatay ko, dinala to. Dala sa North Loop, tapos sa Bicol. Ayoko ng scooter, pa-maintenance. Oo nga, totoo yun. Sinasabi ko nga sa video ko eh. So yun, mga kapwa. Totoo yung sinasabi ko, ma-maintenance talaga ang mga scooter. Ayun ang topic ko ngayon eh. Ayun. Bakang nasadali ka sa scooter. So ito mga kapwa, meron tayong isang solid kapwa dito. Ito sa shoutout natin. Shoutout sa kapwa natin. Anong pangalan mo? Martin yan, shoutout kay Martin yan. Sa wakas, nakadaan na rin ako dito. Bibigyan natin ng sticker ang ating solid kapwa. Ayan, shoutout kay Martin. Pangalan nyo sir? Loyalty. Shoutout, loyalty? Oo, loyalty. So shoutout sir, loyalty. So ito mga kapwa, bibigyan natin ng sticker. Dadamihan ko na ha. Kasi lagi mo ako inaabangan, hindi naman ako makadaan, wala akong sticker. Ibigilig yun. So, ayan. Isang picture naman tayo dyan, brother. So, shout out. Picture tayo dyan. Tanggalin ko itong helmet ko. Ito. Napaka-busy sa ako dyan. Woo! Tensya na sa itsura ko, ha? Okay. Salamat brother ha. Sige po, kaya maraming shoutout sa mga solid kapwa natin. So ingat kayo sa biyahe niyo lagi ha. Ganto lang ho, check na para ako yan. Yun. So ingat ha. Oh, shoutout para sa akin Ninong ho. Pupunta ako muna Ninong ko. Ninong, mano po? Naka-helmet pa. Shoutout sa Ninong Ronnie ha. Bibigyan natin ng sticker. Kakuha ko lang ang sticker Ninong ngayon, tatlo yan. Kapwa! Ninong, uuna na rin po ako at naulan sige, po eh. Sige po, yan. Shoutout sa akin, Ninong. Sige po, salamat po. Kuya, thank you ha. Sige po. Nakinigan na ako. Opya. Abangan niyo po, upload natin to. Ayan mga kapwa, teka sa shoutout ko po yung tindahan nyo, anong pangalan po? Dito sa may ano, drive-thru. Drive-thru, Sari-Sari Store. So ayan mga kapwa, supporta natin, drive-thru, Sari-Sari Store nila mga kapwa. Ayan, maraming shoutout, salamat po, solid support. Una na po ako at magtutuloy-tuloy sa vlog, sige po. Thank you, salamat po. Thank you, alright, so ayan mga kapwa, shoutout sa buong family nila, sa solid support. At yun, magtuloy-tuloy tayo sa ating usapan. So yun, sinabi ko sa inyo kanina mga kapwa na tungkol sa maintenance, ayun, napag-usapan nga namin ni Kuya kanina, no? Na matakaw sa maintenance ang mga scooter. Lagi kang bukod sa change oil, lagi kang nagpapapalit ng bola kasi nauupod, drive face nauupod, yung belt mo pumapagpag. Kailangan palitan yung belt. Napakatakaw sa maintenance ng scooter mga kapwa. Pero masarap gamitin. So kung masipag ka naman, rich kid ka naman, marami ka naman pampa-maintenance, goods na goods para sa'yo ang scooter. Yan ang mga disadvantage ng scooter mga kapwa. Another disadvantage pa,
is kung gusto mo nang matuling sa duluhan na scooter, eh medyo bihira yan mga kapwa. Maliban na lang kung magpapalit ka ng panggilid natin. So, pwede mo namang ayusin din ang panggilid kasi mga kapwa, ang panggilid is parang sprocket din ng motor. Sprocket at kadena set ng motor. So kung pangit na yung kadena mo, magpapalit ka. At kung gusto mo ng extra torque or extra top speed, magpapalit ka ng sprocket set. Ganon din sa panggilid. So kung hindi magaling ang magtotono ng panggilid mo, hindi mo makukuha yung performance na hinahanap mo. Pero yun nga, kung meron kang isasakripisyo, maalin yan sa arangkada or dulo. So pumunta naman tayo ngayon sa mga manual clutch or sa manual transmission na sinasabi natin. Advantage ng manual transmission, fully controllable mo ang takbo ng motor mo. Nakokontrol mo yung torque, nakokontrol mo yung gigil ng makina kung kinakailangan, at kaya mong pakalmahin ang makina mo nang mabagal lang ang takbo mo. Kumbaga, naka-overdrive ka pero mga takbong 60-an ka na. Ayan, kalmadong-kalmadong makina mo niyan. Kaya mong gawin yan sa mga manual clutch or manual transmission. At saka mas may thrill ang gamitin ng mga manual transmission. Hindi katulad ng mga matik na hang! 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 Puro ganun mga kapwa. Hindi ko sa tinatawanan mga kapwa. Pero parang walang thrill gamitin ng mga matik. Alam ng mga riders yan at alam ng mga motorista yan. Walang thrill mga kapwa ang mga matik. Puro hang! Hang! Puro ganun. So kung gusto mo ay kumbaga medyo astig, masarap gamitin. Para sa akin kasi talaga mas masarap. Mas nasanay ako sa mga manual transmission. Mas nagugustuhan ko silang gamitin. Another advantage pa mga kapwa ni manual transmission is less maintenance. Ang sprocket at kadena niyan mga kapwa ay kahit hindi mo palitan, kaya mong patagalin niya ng ilang taon hanggat hindi napuputol ang kadena mo. Seryoso yan mga kapwa, seryoso yan. Kahit hindi napuputol ang hanggat hindi napuputol ang kadena mo, magagamit at magagamit mo ang manual transmission na motor. At another advantage pa mga kapwa, kung malobat ang battery mo at wala kang kicker, halimbawa lang tinanggal mo yung kicker, pwede mo pa rin pa-startin ng mga manual clutch or manual transmission. Itutulak mo lang, push start pwede. Ang mga automatic hindi pwede mga kapwa. Maliban na lang kung malakas kang bumira or may karga yung battery mo, ayan, mapapaandar mo yan. Pero kung wala kang kicker, tinanggal mo yung kicker kasi mas astig nga naman pag walang kicker, di ba? Pag tinanggal mo yung kicker, hindi mo mapapaandar ang automatic ng motor. Maliban na lang kung may tutulong sa'yo na mayroong battery na extra, di ba? Sa mga ganito, sa mga manual clutch or manual transmission ng motor, push start mo yan, i-cambio mo, bisayin mo yung clutch, bitawan mo. Hanggat may tumutulak, aandar at aandar yan. Yan ang kagandahan ng mga manual transmission, mga kapwa. Kahit anong mangyari, meron at meron kang pampastart ng motor. Meron kasi mga lumalabas ngayon na unit ng motor, mga kapwa. Wala na siyang kickstarter, full electric na siya. So, aasa ka na lang talaga sa battery mo. Ay, paano kung madiskarga bigla yung battery mo? Nakalimutan mo, buhay pala yung motor mo. Buhay yung ignition. Naka-hazard ka pa, naka-mini driving light ka. Tapos pagpatay ng motor mo, pagbuhay mo, diskargado na. So, yari ka ngayon. So, mahirap yun mga kapwa. No? Yun ang kahirapan sa mga scooter. Kapag scooter ang pipiliin mo. Ito naman ang disadvantage ng mga manual transmission. Ang disadvantage niya mga kapwa, nakakangalay dalhin sa long ride. Siyempre, pisa ka ng clutch, cambio ka, tatimingan mo kung kailan ka ba magsisigunda, tresera, kwarta, kinta. Tatimingan mo yan. Pero kapag tumagal-tagal ka na rin magdadrive ng mga manual transmission, eventually masasanay ka na naman talaga dyan eh. Parang nagiging instinct mo na lang, napipitik na lang yung kamay mo, kakambyo ka na lang. Alam mo na yung pag magbabawas ka, dadagdag ka ng kambyo, alam mo na yan. Recording pa ba ako? Recording pa. So kapag tumagal-tagal ka na sa paggamit ng mga manual transmission, hindi mo na po problemahin yan. Pero kung baguhan ka pa lang or namimili ka between scooter or automatic or manual transmission, the best para sa'yo ang manual transmission kasi medyo mahirap talaga sanayin ng sarili sa manual clutch. It takes a lot of time bago ka masanay dun sa pisa ng clutch, cambio, bawas, dagdag. Medyo matagal bago matutunan. Hindi katulad ng mga scooter na, hey! Hey! Hey!
Tatawa talaga ako mga kapwa. Pero totoo yan. It's a fact na totoo nangyayari yan mga kapwa. Nakakatamad lang talagang i-drive ang mga scooter kasi Heng! Pero sa panahon ngayon, hindi na natin alintana yung ganyan. Hindi na natin, kumbaga, pinagtutuunan ng pansin yung ganyan. Ang mga, sa panahon kasi ngayon mga kapwa, mas pinagtutuunan na natin ng pansin yung sarap ng paggamit, yung relax na relax yung position mo, lalong-lalo na sa mga maxi scooter, para ka lang nakaupo sa kotse, nakaupo ka sa sofa, nagdadrive ka, parang ganon. Hindi ka tulad ng mga manual clutch na obligado kang magkambyo, obligado kang pumisa ng clutch kung merong clutch, di ba? Medyo mahirap. So ayan, alam nyo na ngayon kung ano yung pipili nyo between manual clutch or manual transmission and automatic. So ayan lang naman mga kapwa. Pero kung ako papipiliin, mas masarap gamitin ang mga manual kasi kontroladong-kontrolado mo yung motor. Ikaw mismo yung nagko-control ng motor mo, yung cambio mo, yung galit ng motor mo, yung gigil ng motor mo, yung torque na gusto mong ibigay, yung buwelo na gusto mong ibigay sa motor mo. Pwedeng-pwede, kaya siya tinawag na manual talaga. Is kaya nga, manual mo talaga ang gagamitin, yung transmission mo. Isa-isa yan. Sa mga kotse, madalas na rin nangyayari yan. Sa mga car guys dyan, di ba? Mas pinipili natin or mas preferred natin yung mga manual transmission kaysa sa automatic transmission. Mas astig. So yun lang. Sana natuwa kayo dun sa video. So maraming shoutout ulit dun sa drive-thru shop na dinaanan natin kanina. Maraming salamat po sa solid support sa buong family niyo. Maraming salamat. Uwi na ako at lumalakas ng ulan. Basang-basaan ako. Ride safe and keep safe everyone mga kapwa. Bye-bye.